Ininimok ni Vice Governor Anthony Umali na magkaroon ng diwan ng transparency sa lahat ng sanggunian sa Nueva Ecija. Ito ay matapos umanong haluan ng issue ang inaprubahan nilang kahilingan ng pamahalaang panlalawigan na magbukas ng isang time deposit account upang mailagak at magkaroon ng mas mataas na interes ang iba pang pondo na nasa bangko. Pagbibigay linaw ni Umali, malaki ang pagkakaiba ng ipinasang resolusyon para sa time deposit ngayon ng sanggunian panlalawigan kumpara sa pag-question niya sa paglilipat noon ng savings deposit account ng Kabanatuan City Government mula sa isang bangko patungo sa iba pang bangko. Iba po kasi yung time deposit na inaprubahan sa sanggunian panlalawigan kumpara doon sa paglilipat ng deposit savings deposit doon sa siyudad ng Kabanatuan. Aniya, hindi naging malinaw sa kanila ang tunay na rason ng Kabanatuan City Government kung bakit kailangan hugutin sa isang bangko ang savings account at ilipat sa iba pang bangko na pinaniniwalaan na mas mababa umano ang interes. Kayo ba ay papayag kayo na ang inyong diniposito nyo na savings deposit account ay papayag ba kayo na maililipat ito sa mababang interest? Papayag ba kayo? So, yun ang inaalam namin, no? Yun po yung tinatawag na transparency. Kaya kailangan namin ng sertifikasyon galing sa Land Bank at saka sa DDP kung magkano ang savings deposit interest nila. Kaya't ninais nila na humingi ng sertifikasyon mula sa dalawang bangko upang malaman ang halaga ng deposit interest ng bawat isa. Ngunit hanggang sa matapos ang kanilang termino sa lungsod ay walang naisubmit na mga dokumento. Hindi ko makita yung logic kung bakit mababa ang pipiliin nyo instead na patataasin nyo. Kaya yun yung malaking katanungan kung ganito magiging akto ninyo. Kaya kung gusto niyo ng transparency, kayo maglabas ng katotohanan. Yung tungkol sa usapin, nililino ko lang sa sadyang maunawaan noong mga nagsasalita patungkol sa mga usapin sa sanggunian panlalawigan. Hamon ng Vice Gobernador, ibukas sa publiko ang mga regular na pagpupulong sa lahat ng sanggunian sa buong lalawigan, partikular na sa lungsod ng Kabanatuan. Kung ako sa inyo, yung sesyon nyo, i-video nyo rin, i-Facebook live din nyo, papasukin mo lahat ng media, ganun din ang gawin nyo sa sanggunian panlalawigan, papasukin din natin lahat ng media. Kaya maging transparent tayo. Hinihikayat din na Umali ang mga miyembro ng media na i-cover ang mga pagpupulong sa buong probinsya upang maging bukas sa publiko ang bawat talakayan sa mga sanggunian. Sa mga media, no, na nag-aabot, nagdadala ng makatotohanang pamamahayag, ikutan nyo lahat ng sesyon. Ikutan nyo lahat ng sanggunian. Lahat na nagsesesyon ay pampubliko dahil ang mga usapin at mga ginagamit dyan ay mga pampublikong kaban ng bayan na nararapat lang na ang bawat isa ay maintindihan kung saan dinadala ang yaman ng bayan. Makakaasa aniya ang taong bayan na ang sanggunian panlalawigan ay magseserbisyo ng tapat at may malasakit. Ang sanggunian panlalawigan sa kasalukuyan ay ginagawa po namin ang lahat ng aming magagawa sa abot ng aming makakaya na may katotohanan, walang pangaapak sa kapwa, nagbibigay respeto sa bawat isa at siyempre nagbibigay ng serbisyo na nagmamalasakit sa bawat Noboy Sihano. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.